Sa nakaraang video, sa harap ng buong MacGyver family, ipinahiwatig ni Kay Reel na nais niyang matutunan ang magic. Ang mga kapatid naman nito ay hindi natuwa sa sinabi niya. Aniya, nais niya raw kasing mahigitin ang lahat, kasama na ang kanilang ama na si Cruel. Imbes na magalit, natuwa pa ang ama nito at binigyan siya ng access sa kanilang library upang mag-aral. Pero, bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong mga nanonood ng bago nating series. Maraming salamat sa suporta, lalo na sa ating mga Senpai tier members. Solid kayo! Baliktanaw muna muli sa pag-uusap ni Kirill at Moog bago ito bumalik sa nakaraan. Pinayuhan siya nitong, kung nais niyang makuha ang kapangyarihan na ma-reincarnate, kailangan niya lang daw kainin ang puso ng dragon. Nagulat naman ang bida at sinabing puso daw ba niya. Nagulat naman si Moog, dahil oo nga naman, isa rin talaga siyang dragon. Sumagot itong, sa tingin niya ba raw ay nababaliw ito at ibibigay sa kanyang ang puso niya. Dagdag niya, isa pa raw dapat tandaan niya ay para makapag-reincarnate, kailangan niya raw makain ang puso ng dragon bago pa man siya mag-15 anyos. Para sa kasing tanda niya raw, pointless na ang subukan pa nitong maging bayani. Pero kung babalik ito sa nakaraan, maaring mag-iba ang mangyayari. Maswerte raw siya at na-adopt siya ng MacGyver family. Meron daw kasi silang tinatagong Dragon's Heart. Pinakitang muli ang batang Kay Reel sa past at sa pagkakatanda niya raw, nandun sa lugar na iyon ang hinahanap niyang puso. Dedicated naman ito sa kanyang misyon at sinabing gagamitin niya raw ng tama ito at inisip niya si Moog. Sa opisina naman, may kausap ulit si Cruel at tinanong niya ito, kung dumadaan ba raw ito sa backyard ng mansyon. Sumagot naman itong, napansin niya raw na nagtitraining pa din si Kay Reel. Pero parang hindi naman daw para sa kasanayan sa espada ang ginagawa niya. Nagtataka naman si Cruel dahil isang linggo na raw ang nakalipas. Buong akala niya ay magbababad ito sa library. Pinaalalahanan naman siya na sobrang late na raw ito. Naghihintay na ang mga knight sa Routine Fortress. Kung magpapatagal pa raw ito, kahit ang Emperor ay magagalit na. Pero napaisip ito at parang hindi naman masyadong affected sa sinabi niya. Instead, pinatawag nito si Kay Reel. Sa gabi, nag-i-imagine pala ang bida na nakikipaglaban ito at nagtitraining. Iniisip niya ang mga potensyal na kaaway at kung paano niya sila pupuksain. At kahit na imaginary enemies lang ito, gumagalaw pa rin siya na parang nasa harap niya talaga ang kalaban. Naiinis naman ang bida na hindi ito ganun pa kabilis. Marahil raw kaya bata pa ito. Sa ganong estado, madali raw siyang matatalo ng kaaway. Hindi niya pa rin daw ma-replicate ang mga galaw niya sa tower. Curious naman ito bakit kaya. Maaring dahil magkaibang environment raw ang lugar na iyon at ang tower. Ano man daw ang mangyari, kailangan niyang ma-recreate yon. Dapat daw nitong ma-regain ang sensation at maabot ang tugatog ng kasanayan sa Page Espada. Ngunit naisip niya, hindi naman siya dapat magmadali. Hindi naman mawawala ang experience na meron siya sa tower. Ang pinaka-importante raw sa ngayon, ay ang i-build nito ang kanyang pangangatawan. Meron naman kumatok sa kanyang silid at sinabing naroon daw ang butler. Iyon ay dahil pinapatawag pala siya ng kanyang amain. Sa isip ng bida, finally, tila inintay nito ang pagkakataon na iyon. Pumunta na nga siya sa opisina ng kanyang ama at tinanong bakit raw siya ipinatawag doon. Pinaupo naman siya ni Cruel. Sinabi nitong naririnig niyang may kakaibang training daw siyang ginagawa. Sagot naman nitong, nagpapalakas lang daw ito ng pangangatawan. Ininform niya ang kanyang anak na bukas, aalis na siya papunta sa Imperial Palace. Kaya naman, kakailanganin niya munang iwanan ang mansyon for a while. Ipinatawag niya raw siya doon para sa inabot niyang bagay, nagulat naman ang bida nang mahawakan niya ito. Sabi ni Cruel na isa raw itong relic, na iniwan ng kanyang ama sa kanya. Binanggit naman ni Kirill ang salitang Agnel. Change topic, napansin raw ng amain nito, na hindi naman ito masyadong nag-aaral sa library, gayong binigyan niya na ito ng permiso. Akala niya raw ay curious ito tungkol sa magic at nais maging mahusay doon. Buong akala niya, tumetambay na ito doon at nag-aaral. Sumagot naman ang bida na sa tingin niya, hindi pa raw iyon ang tamang oras. Pero ang totoo, kaya pala hindi siya pumupunta doon, ay hinihintay niyang umalis muna ang amain niya sa mansyon. Ilang araw na ang nakalipas, nasa labas at nakatambay naman ang iba pang mga kapatid ni Kirill at nagkwekwentuhan. Halatang ini si Elliot kay Kirill at tinawag niya pa nga itong tanga. Sa tingin niya raw ba ay espesyal siya?
Pinatigil naman siya ng isa pa nilang kapatid at pinaalalahan siyang noble ito, kaya naman dapat raw itong maging maingat sa kanyang mga salita. Isa pa, pinayagan naman raw talaga si Kyril ng kanilang ama na magpunta sa library. Sumagot naman itong, siguradong nakita rin niya, ano ang ginawa ng master sa kanya. Dagdag niya, pagkaalis raw nito ay nagkulong na sa library si Kyril. Nagsalita naman ang panganay at sinabing naiintindihan niyang, hindi ito pabor sa naging desisyon ng kanilang ama, pero dapat daw silang maging kalmado. Tumingin naman si Mart, sa isa nilang kapatid na may hawak na libro. Ang iba raw sa kanila ay sanay sa pakikipag-away, so marahil kaya pare-parehas sila ng pag-iisip. Ano raw ang opinion niya dito, bilang isang bookworm? Tinawag niya itong, Tyrion. Sagot naman itong, hindi niya raw ba alam, na ang mana ay condensed energy ng katawan at ng mundo. Kailangan daw ng mana sa katawan, para maipan ito. Ngunit ang mga immigrant daw, gaya ni Kyril, ay walang mana blood kung tawagin. Hindi daw ito tungkol sa kung kaya o hindi ba niya matutunan ang magic. Imposible raw para sa isang taong hindi man lang naisense ang mana, na maintindihan man lang ang istruktura ng magic. Siguradong mag-give up rin daw ito sa mga susunod na araw. Samantala, sa library, busy naman magmasid si Kyril. Ang mansyon daw na yun ay pagmamay-ari ng mga MacGyver. Ngunit hindi raw sila ang nagtayo nito. Ang mansyon at ang silid-aklatan ay binuo at ginawa ng pamilyang Eshir. Si Kai Eshir ay ang great magician na naglagay ng pundasyon sa Empire 250 years ago. At siya raw, ay ang pinakaunang, Dragon Hunter. At itinago raw nito ang puso ng dragon doon mismo sa Ayn Harry. Ngunit wala raw, ni isa ang nakatuklas ng sikreto ng Ayn Harry. O dapat niya ba raw sabihing, walang nakaintindi sa twisted personality ni Kai Eshir. Gumawa raw ito ng barrier na may absurd condition. Habang lalo niya raw itong tinitignan, mas lalo siyang namamangha. Lahat daw ng mga libro roon, ay patungkol sa Edict of Heresy, mula pa noong 250 years ago. Kumuha naman ito ng isang libro at sinabing nandito raw. At tama nga siya, pagkagalaw niya ng libro at Nerville ang isang hidden na kwarto. Sinadya raw ni Kai Eshir, na ang mga walang mana lamang ang makakakita ng pintong iyon. Ginawa niya itong undetectable, sa mga citizens sa gitna mismo ng Empire para makasurvive ito ng mahabang panahon. Isa raw incredible na tao si Kai Eshir, dahil nire-recognize ito ng mga dragon. Sabi nila, isa kang magaling na magician kung kaya mong mabuksan ang 8, sa 12 mana points sa katawan. Pero si Kai Eshir raw, ay nakapagbukas ng 9, higit pa sa inaasahan sa isang great magician. Pero kahit na raw ganun, hindi pa rin siya maikukumpara sa isang dragon. Kahit na gaano raw ito kagaling, ang isang tao ay meron lamang isang katangian. Ngunit, ang puso raw ng dragon ay naglalaman ng lahat ng katangian. Ipinakitang muli si Mog na sinabing, sakaling makain ng isang tao ang puso ng dragon, bago pa man ito maging 15 anyos, at kung kakayanin ng taong iyon na i-absorb ang kapangyarihan mula sa puso nito, maaari silang maging something na higit pa sa mga tao. Nilagok naman ni Kyril ang nahanap ito, sabay sigaw ng, Darna. Joke lang, hahamukha kasing bato ni Darna. Anyway, milagro daw kung makakasurvive ang isang tao, matapos nitong makakain ng puso ng dragon. Pero mas maganda raw kung hindi na nito i-entertain ang mga, what ifs, isa pa, hindi naman raw ito kapangyarihan na kayang ma-handle ng mga tao. Makakasurvive kaya ang ating bida matapos nito? Kung oo, ano ang magiging pagbabago matapos niyang kainin ang Dragon's Heart? Matanggap na kaya siya ng kanyang mga kapatid matapos nito? Alamin natin yan sa next episode. Kung nagustuhan mo ang bago nating kwento, siguraduhin mong mag-like, comment, subscribe o follow dito sa ating channel o page. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.